and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita na muli namin i-honor, mga tatay, Panginoon, but natutunan din namin ang dapat namin gawin na sa tatay, mga bata, Panginoon, paano maging tatay. Maraming salamat po, Lord, sa inyo dahil kayo ang aming Heavenly Father. We pray na inyong kabanalan, Panginoon, ang inyong katalinuhan, inyong kalooban sa amin, Panginoon, ay matutupad at ma-adapt din po namin ang inyong mga attributes na napaganda naman bilang tatay din namin. So, we pray na kayo po'y lulati sa aming pag-aaral, kayo po magabay. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Magandang hapon po. Ang title po again nito is The Outstanding Father. Nag-aaralan po natin yung mga example sa Bible. Yung mga tatay, marami dyan, pero nag-take lang po tayo ng apat. Okay, natapos po natin kanina umaga. Yung pakiano po yung mga bata. Kahit yung mga matanda. So yung mga model nating mga tatay. Okay, again, wala pong perfect na tatay. Sinong perfect dito? Si Kuya Marlon, perfect ba? Okay. Kaya pala na si Ate Juna, lagi ko nakikita yan. Pag ano, lagi nakangiti. Lagi masaya si Ate Juna. Ngayon, alam ko na kung bakit. Yes. Okay. So, ganyan yung mga babae, ano yan, masaya ang pag ano. Naalagaan ng asawa, ganun yun. Kaya si Mamean, lagi masaya rin, tingnan nyo, di ba? Ate Joanne, di ba? Lalo pag sahod daw, saka tinda. Sahod lang? Okay. Joke lang yun, Ma'am Joanne. So, ang subtitle nito, Doing Right as with the Father's Role. Ibig sabihin po, aralin natin yung dapat ginagawa ng tatay kanina, panay sermon tayo eh. Ganun naman tayo dito. Kasi nga, may mga makulit. Itong mga to, mayiging tatay din kayo. Imagine mo kung ikaw, tatay na. Rain. Ha, Rain ba? Reg. Hindi, ito, si Flame. Ha, si Rain. Ito. Imagine mo kung tatay ka, panay laro ka. Ano mangyayari sa'yo? Kwento ko sa inyo, di ba? Last, kailangan mo na kwento sa inyo yan. Mayroon ako kilala, hindi ko sabihin kung sino. Itong bilang, tatanda na namin, panay laro pa. Kasi mga laro na matanda ngayon, computer eh. Yo, iniwala ng asawa. Hindi ko sinabi na natuwa ako, pero ganun yun. Ibig sabihin, parang batang isip ka pa. May pamilyado ka ng tao, di ba? Rain, may napakita pinaparinggan eh. Nainig. Nainig lang. Yung kapatid mo, mas matino pa sa'yo eh. So, ganun po yung ating ano. So, ngayon, yung tatay ang dapat pinakamatalino. Hindi naman sa ano, pero dapat alam mo yung gagawin mo sa pamilya mo, di ba? Ikaw yung authority dyan, ikaw yung dapat nasusunod. Ikaw yung nagpapatakbo. Ikaw yung mag-uumpisa. Ikaw din yung magpoprotekta. Pamilya mo. Ikaw din yung magpoprovide. Amen? Magkita natin kaninang umaga kung ikaw yung asawang lalaki, tapos, ano ka, ikaw yung pinapakain ng asawang babae, mahirap yun. Lagi kayo mag-aaway nun. Di ba? And then, teacher din, tagapagturo din. Mahirap magturo, lalo ganito ka kulit, pero natsatsaga po yan. Amen? Yung mga batang yan, ganyan lang naman yan eh. Pero iba dyan talaga, mawawala dito, pero iba mananatili. Amen? At si iba, medyo nabuisit ng konti, pero bandang huli, pag natuto yan, natutuwa rin tayo dyan paglaki nila. And then, last is encourager. At marami pa actually yung bagay na iba, no? Ang tatay ang pinaka sa bahay. So, pero ang tatay, kung siya nasusunod sa bahay, saan naman siya kukuha ng instruction? Yung mga tatay, wala na ba kayong kailangan malaman sa buhay? O marami pa? Marami pa. Ay, di ba? Ilan taon na po si Ate Juna? Bata pa to eh. 24? Si Kuya? 26? Batang bata pa.
Noong 26 ako, ano pa yan, kakakasal pa lang kami. Si mamian nyo, 23 yan, kinasal kami. Eh, tama ba? Tama. So kayo, mayroon sa aking dalawa. Okay lang, basta responsable naman si Kuya. No? So nabang ako, yan. So yun yung mga tatay. So nabanggit ko rin kanina, yung mga tatay nyo, kahit pa paano, mahal kayo niya, pinapakain kayo. Pero, kung mayroon mga problema, kayo naman yung nasa church, kayo yung lumalapit sa Diyos, kung ligtas na kayo, lumambit kayo sa tatay nyo sa langit. Amen? Para yung mga tatay nyo sa lupa din, magtino at sila ay magkaroon ng meaning yung buhay nila. Amen? Dahil may pag-asa pa yun, habang nabubuhay, may pag-asa pa. Amen? Ang wala lang pag-asa, yung mga reprobate na tinatawag. Ha? Pero lahat siya, may pag-asa pa yan. Lasinggero po yung anak, yung tatay ko eh. May paraan niya, meron po kami sa Mother Church. Hindi nyo nakita kasi wala sila doon, di ba? Pero yung dalawa doon, yung ninong namin sa kasal, isa. Yung pangalawa, yung isang wala nga lang anak, di siya nagkaanak. Pero grabe daw, uminom siya dati. Parang di siya kontento pag ano eh. Tinutumba daw niya lahat ng ano eh. Di siya umusuko, basta inuman. Pero nung na-meet siya nung yung isa muna, si Brother Edison, meron siyang kakilala, namatay. Nag-funeral doon si Brother Clardy. Siyempre, nag-preach ng salita ng Diyos. Yun, sabi niya, pambira, ba't panayala ka ko, hindi naman na napabuti dito. Kumbaga, nagkaroon siya ng insight, nagkaroon siya ng ano sa utak niya, di ba? Kasi, ba't ako magiinom? Bakit siya sasayangin yung buhay ko? Kahit wala silang anak, may asawa siya eh. Di ba? Yung pera niya, napupunta doon, lagi siyang hilo. Mga isip-isip siya, tapos naligtas pa. Ngayon, hindi mo na mapapainom talaga. Pinatawanan daw siya nung ano, sabi, dati ikaw ang ano dito ah. Ininom ko din, ganun. Di ba? Tama ba yun, ay? Atay Eddie, yan ang kwento din nun eh. Pwedeng mawala yan, amen? At dapat pong mawala yan sa, ano yung ating sabi kanina, sa memory verse natin, nakalimutan ko agad. Be not drunk. Ano yun? Saan yun? Ephesians 5:18-19. Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Parang ganun yan. Sabi nga nila, Espiritu ng alak. So, salit na Espiritu ng alak yung mag-ano sa'yo, Espiritu na lang ng Diyos. Amen? Yun ang mas naka-addict din po yun. Actually, nasa Bible po yung addict eh. Pwede kang ma-addict sa paglilingkod eh. Kaya yung mga young people natin dito, natutuwa na rin ako eh. Kanina si Stephen, nag-soul winning, parang sabi ko, tsagaan mo lang yan, parang nagagalit eh. Dati rin si, ano, ganun talaga yan, nakakapikon minsan, di ba? Pero labanan kasi yan, amen? Pag-pray mo, ganda lang ang technique dyan, ha, mga yung nag-aaral ng soul winning. Pag-pray mo agad sa Diyos na, dahil alam mong bago ka pa lang, pag-pray mo na daling ka doon sa taong medyo madaling ma-win. Kasi minsan mapupunta ka talaga doon sa medyo filosofo. Mamaya madiscourage ka pa. Ganun yun eh. Madidiscourage ka pag yun ang una mo na-encounter. So, kaya kahapon tsaka ngayon, okay tayo eh. Yung mga na-meet ko kanina, sila nakasalubong ko lang. Mukhang matara yun ha. Pero nung sinabi ko, bait pala. Biruin mo yung kwento natin na inutuwa ka isang milyon, inutangan ka, hindi ka binayaran, sorry lang. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang po. Sobrang bait na. Anyway, yun po yun. So, unang tatay natin, nakita natin kanina umaga, si Adam. So, wala masyadong sinabi kay Adam bukod sa nga yung unang tatay at lahat tatay natin siya. Nasa physical, ha? So, siya po'y medyo nagkasala sila, di ba? Pero still, sa tatay natin, si Adam. Nagpapasalamat tayo sa kanya. Created in the image of God. Sila inutusan para mag-rule sa mundo. So dapat ang mga tatay, mga ruler, matapang. Pero mapagmahal at the same time. Amen? Ganun ang tatay eh. Dapat may takot yung mga anak niya sa kanya. Hindi pwedeng pinapandal ka ng anak mo. Ito mga anak ni Brother Kuya Marlon, maliit pa eh. Pero madali pa yung kontrolin, di ba? Pag hindi yan nasanay na dinidisiplina, nako, sakit sa ulo niyan. Diba?
So number two po, nagtagal tayo kay Abraham. Sino si Abraham? Siya ay kaibigan ng Diyos. Yun ang title niya, dalawang beses. Hindi ko nabanggit yung kanina sa Chronicles, sabihin ko na lang. Sabi sa James, siya ay kaibigan ng Diyos. Pero sa Chronicles, sabi po dito, 2 Chronicles 2:27, sabi dito, Art not thou, O God, who didst drive out the inhabitants of this land before the people Israel and gave visit to the seed of Abraham, thy friend forever? So yun po talagang tawag kay Abraham, kaibigan ng Diyos. O sino ang kaibigan nyo? Especially mga tatay, sino ang kaibigan nyo? Sabi ni Brother James, kinakwento niya lagi yung kanyang ano, di ba? Mga dati niyang kaibigan. Sabihin ko na lang kasi lagi man sinasabi ba, di? Di ba? Yung pag may chicks daw, may 1, 10! Yung mga kaibigan ni Brad dati. Dati rin, may kaibigan ako. Hindi, medyo talagang matindi. Hindi ko nababanggit eh. Pero nanood daw sila doon sa... Pumunta sila sa Thailand. Ano yung pinanood nila? Huwag yun ang tanong. Basta kabastusan. Tapos kinukwento pa sa amin. Sabi ko, itong mga to, tigas din ang mukha nitong mga to. Alam mo mga Kristiyano kami, kinuwentuhan mo pa kami yan. Kaya medyo nag-iinit na talaga ako noon. Nandun yung mga time na pinagpe-play ko sila, pero ganyan din lang kayo. Diba? So, nabwisit ako noon, pero nandun kami, nagkumakain kami. Kaya wala akong ano. Nag-pray ko na lang na sana, yun nga, maligtas kung maliligtas. Pero anyway, si Abraham, ang kaibigan niya, ang Diyos mismo. Yun ang maganda. So, si tayo, gusto natin magkakaibigan tayo dito, amen? So, ako, pag pinakita ako medyo magkaaway dito, napansin ko, ayusin ko agad bilang parang tatay niyo, di ba, spiritually. Hindi yung tatay na title, ha. Ibig sabihin, parang ako ay nag-aayos sa inyo, eh. So, pag may nag-aaway dito, pag may makulit, hindi nakikinig, anong ginagawa ni Pastor? Napagalitan. Para umayos, di ba? Ang maayos na bata yan, nasa programa yan ang tatay niya. Di ba? So, pag may hindi nakikinig, wala. So, si, ganun po, gusto ko magkakaibigan tayo. Kaibigan niyo ba ang Diyos? Sana kaibigan. Si Kuya Marlon, sana maging kaibigan din natin. Mukhang mabait naman eh. Gusto mo bang kaibigan ng Diyos, Kuya Marlon? Amen. Amaya, share lang ka namin para masave ka rin. Tsaka si Ate Jonah para maalala niya. Okay. So, pangatlo na tayo ngayon. Okay. Si Jacob naman, Genesis 32, basahin natin. Sino ba si Jacob? Pinili ko lang po yung medyo magandang ano eh. Marami pong tatay dito, hindi ko nasama dito. Si He-Man. Kailan nyo ba si He-Man? Hindi sikat si He-Man, pero siya yung pinakamaraming anak, alam ko. Pinakamaraming anak na lalaki, yun ang naalala ko ha. At lahat sila naglilingkod sa Diyos. Diba? Siyangka pa. Talo niya pa si David. Anyway, pero hindi ko nasama dito. Yung mga sikat lang muna. So, si Jacob ay... Ito yung sabi sa kanya, pakibasa po, ready, go. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God, and with men, and hast created. Okay, si Jacob po ay anak, pangilang ba siya? Apo ni Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. So, hindi natin sinama si Isaac, wala mo siya nang sabi sa kanya. Pero ang kagigilalas kasi kay Jacob, meron po siyang 12 anak na lalaki. Tinde, di ba? Kayo ba? Ilang balak mo ba? Na ano? Anak? Ha? 2 lang, okay na. Ah, tipid ha. Pero feeling ko, hindi eh. Bata pa kayo eh. So kami, gusto ko pang 5 eh. Kaso, COVID nga eh. Kaya baka may kilala kayong doktor na nagpapanak sa bahay, ha? Midwife po, maayos naman. Pumupunta po sa bahay. Tanay, yan na. Oo nga, CS eh. Paano kaya yan? Sinal talaga. Masaya yung maraming anak, di ba? Pag matino. Pag hindi matino, nakabwisit yun. Eh, hey, yung mga maliliit, talagang ano yan, disiplina pa yan, di ba? Ganun talaga, okay lang yan.
So, palakasan lang yan sa Panginoon. So, kailangan matino kami bilang tatay. Ang hirap ng tatay. Anong pangalan ng mga anak niyo? Sorry, kayo yung ano ko eh. Paboritong ngayon. Anong pangalan ni Joanna? Then, Jimal. Jimal. Parang Juna Marlon. Ganun ba yan? Nakita mo yan? Pero si Jimal. Nangyari, kasing laki na ni Benz. Kunwari. Ilan taong ka na Benz? 10. Kunwari si... Tapos nakikita ni Jimal yung tatay niya. Napakasipag. Napakatino. Wala siyang ibang babae po. Isa lang. Sa buhay niya. Masipag. Matino. Ano mangyari kay Jimal sa palagay niyo? Magloloko ba si Jimal? Yung tatay niya, yung nanay niya, lagi sa church. Ano mangyari kay Jimal tsaka kay Joanna? Joanna po ba? Ano mangyari sa kanila? Palagay mo kay Marlon. Mapapahamak ba sila? Kung yung nanay, tatay nila, dedicated sa Diyos, nakikita nila, naglilingkod sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit mahirap tayo. Diba? Sabi ko sa mga young people, si Pastor, gano'n ang kwento ng buhay nun. Sabi nga sa inyo, sa akin kayo makinig, wala yan, natapon lang eh. Ito bida, okay? Alam niyo si Pastor dito, pag bumapagyo daw po yung bahay nila, nakitirik nga lang sila sa kapitbahay, wala silang sariling bahay. Eh, masipag naman yung tatay niya, kaso lasinggero din. Tama ba, Nay? Oo, alam ko. O, tama. Kung naiiyak sila kasi dumaan yung malakas na bagyo, yung bahay nila, gumugulong. Gumugulong, ganun yung kwento niya eh. So imagine mo kung ikaw yun. Gusto niyo ba yun? Ganun yung pastor ko. Yun, nakakilala sa Panginoon, sabi niya, Lord, di baling mahirap kami sa lupa, basta sama-sama kami sa langit. Yan ang panalangin niya. Kaso, ngayon, naligtas na lang halos lahat ng kamag-anak niya, pero, additional, pinagpala pa sila materially. Gusto niyo ba yun? Yan ang maganda, di ba? Kasi ang, alam niyo, Diyos, hindi siya mahirap, hindi rin siya madamot lalo. Pag nagtapat ka sa Diyos, okay ka naman, matino ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Ano ba naman yung bigyan ka ng blessing? Pera lang yan, eh, di ba? Tandaan nyo yan, mga bata. True story to. Real talk to. Oo. Oh, kilala ko pa yung mga kamag-anak, yung iba doon. Lahat yung maganda yung sinasabi sa pastor ko kasi nga, totoo siya eh. So, huwag kayong, kaya yung sabi ko kay Kuya Marlon, katulad ng ako, personally, pangarap ko sa mga anak ko. Anong pangarap ko sa mga anak ko? Nasaan yung mga anak ko? Kita nyo naman, mabait, di ba? Yun ang pangalag ko kanina, si pilit na pilit, si Stephen, kahit pilit na pilit, nag-soul winning. Yun ang gusto ko, yun lang. Hindi ko na pangalag na maging ano sila, sobrang yaman nila. Pero mas maganda rin kung ganun. Pero hindi mag sobra, walang ganun. Mga anak ng Diyos, hindi masyadong mayaman eh. So yun, ba't wala akong punta doon? Kasi nga, si Jacob po ang ginawa sa kanya ng Diyos. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? May kalokohan din po si Jacob eh. May mapanlin lang siya eh. May kakambal siya. Ang ginawa niya, inisahan niya. Ninakaw niya yung blessing. Ninakaw niya yung birthright. Pero bandang huli, nakakilala rin sa Panginoon. Naalala niya yung charge sa kanya ng tatay niya. At charge ng lolo niya. Ng Diyos sa lolo niya. At siya po yung nakakilala sa Panginoon. Anong ginawa niya Israel? Hindi sila mayaman pero sumunod sila sa Diyos. At pagkatapos nun, ginamit sila ng Diyos. Gusto nyo bang gamitin kayo ng Diyos o ng Satanas? Makinig kayo. Diba? Yung ginagamit ni Satanas, yung mga maingay. Hindi nakikinig. Sabi ko last time sa inyo yan, si Judas, gusto nyo maging Judas? Si Judas, nakita lahat yan ang miracle eh. Nag-Judas pa. Ano nasa utak ni Judas? Judas nga eh. Anak ng demonyo. Sana walang ganun sa inyo. So si
Israel, binago yung pangalan niya, parang si Abraham kanina, but binabago ng Diyos yung pangalan, importante ang pangalan ng tao, especially sa Diyos, lalo pag yun ang tinawag sa'yo ng Panginoon. So, si Abraham, ikaw ay magiging tatay ng maraming nasyon. So, hindi po siya ganun karami ng asawa niya, meron lang, galing parang tatlo, di ba? Ganun lumalabas eh. Hindi naman ganun si Kuya Marlon, no? Okay? Pero, ano nangyari kay Israel? Ah, sorry, nasa na ba tayo? Kay Abraham, naging father of many nations siya kasi yung pananampalataya niya sa Diyos, yun ang ginamit ng Diyos. Amen? Kahit di ganun karami niya, katulad ito, ito sinasabi ko eh. Sabi sa Bible daw, kahit wala kang anak, pwede ka mas maraming anak. Pwede ba yun? Wala kang anak, pero marami kang anak. Spiritually, pwede. Kung soul winner ka, katulad ni Paul, wala siyang ano eh. Wala tayong nakarecord na anak-asawa niya eh. Pero si Paul, nagsipag siya, soul winner siya, church planter siya, evangelist siya. Anong nangyari kay Paul? So, loko-loko rin si Paul dati, pero makikita niyo, siguro sa langit, ang dami reward ni Paul. Amen? So, ganun tayo. Pag soul winner ka, marami kang anak sa pananampalataya, si Abraham, ganun. So, at least, ginamit siya ng Diyos. So, si Israel, 12 sons, di rin sila perfect. Pero nung sila ay ginamit ng Diyos, yung buong nation nila naglingkod sa Diyos. Gusto niyo ba yun? So, again, nag-backslide yung iba, marami. Pero at least, for one time, talagang ginamit sila ng Diyos. So, yun yung maganda kay Jake. Anong klaseng tatay kaya si Jacob? Anong klaseng tatay kaya si Abraham? Kung yung mga anak, lolo niya, matino. Sa palagay niyo, loko-loko itong mga to? Hindi. Nilalapit niya, I believe, sa Diyos yung kanyang mga anak, yung mga apo niya. At malayo pa, hindi pa niya nakikita yung mga apo-apo niya, naglilingkod na siya sa Diyos. At kayo, pag nalaman niyo, kunwari, yung lolo niyo pala, dakilang pasto, kunwari, matutuwa ba kayo o hindi? O siyempre, di ba? Kahit mag-backslide yung tatay niyo, pero yung lolo niyo, naglingkod sa Diyos, kaya may mga namimit tayong ganyan eh. Ito sina DM, medyo may background kasi baptist yan eh, kaya malapit ang loob nila dito. So, pero ako, kahit dati, Catholic ako dati. Kaso, sinaga ako ng pastor ko. Saan ako magiging malapit? Diba, sino yung tutulungan mo? O syempre, yung tunay ng mga Kristiyano, diba? So, ganun po si Abraham, ganun po si Jacob. Sila ay ginamit ng Diyos dahil sila ay mga tatay na kumilala sa Diyos. Yun lang po ang point natin dito eh. So, number four. Bilis lang. Sino pa po ito yung tatay sa Bible? Jesus. Wala siyang anak eh. Ha? Sino? Sino ba tatay ni Jesus? Diyos, di ba? Pero meron siyang stepfather. Okay? So, pang-apat, si Joseph. Ano si Joseph dito? Tinanong sa Matthew. Okay, ito yung mga, ito yung lahi from David, actually kay Abraham. Ito yung mga anak-anak ni Abraham hanggang mapunta kay Joseph na asawa ni Mary. Sino si Mary? Nanay ni Jesus. Okay? Ay, basa. Ready? Go. Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, privily. Okay, so si Joseph, ganito po yung kwento ha. Si Jesus ay anak ng Diyos, direkta. Kailangan niya lang gumamit ng tao para magkaroon ng laman at dugo si Jesus dito sa lupa. Magkatawang tao si Jesus. Kaya napag-aralan natin last Mother's Day, sino yung magaling na mother ni Jesus? Si Mary, no? Blessed Mary. Hindi po siya virgin perpetual ha. Siya ay virgin nung pinanganak si Jesus, pero hindi siya naging natinig virgin. Sabi lang natin yung, kasi naging worthy si Mary, di ba? Siya yung pinili sa dami ng mga babae. Pero yung tatay niya, stepfather niya si Joseph,
Napansin niyo ba dito, being a just man? Kung sino dito ang mabait, mabuting lalaki? Sinabi mo, just. Ito yung ano, matino siya. Hindi siya magnanakaw, hindi siya manggagancho. No, alam niyo naman si Joseph, matyagaya, nagtabaw sa kanya mga kamay. Kapintero. Hindi siya banker, hindi siya networking, hindi siya Bitcoin, hindi siya, ano pa? Hindi siya gambler, hindi siya politiko. Amen? A just man. So kaya siya, I believe, I word din eh, ginamit din siya, no? Bukod kay Mary, si Joseph ay just man, dun niya, ginamit yung pamilya nito na dun lalaki si Jesus Christ. Amen? So, gano'ng ka-word dito si Joseph na anak ng Diyos, Jesus ay lalaki sa kanyang pamilya. Diba? So, point ko lang dito, si Joseph ay worthy din na maging stepfather ni Jesus. So, relate natin sa ngayon. So, tayo ba'y karapat-dapat? Eh, basta di naman Jesus yung anak ko eh. Anak ko lang si Stephen tsaka si Peter. Hindi ko kailangan maging matino masyado siguro. Ganun ba yun? No, kasi yung mga anak natin, pinagkatiwala rin ng Diyos sa atin yan. Pag nakikita ko po itong mga bata, ako yung Marlon, baba akong ano eh. Nung bago ko pasto, hindi ko naman naisip yan eh. Gusto ko lang maglingkod sa Diyos. Pero nakikita ko na, yung mga nagtatapat sa Diyos, ito sa mga DM, Nanadin, parang ano ko eh. Pamela, si Len, pinabanggit ni lahat kayo ha. Pero parang tatay niyo na rin ako. Na iniisip ko ano yung mangyayari sa inyo, malulungkot ako pag kayo ay napariwala. Diba? So, bakit ba ganun yung mga tatay, diba? Medyo nag-ano ako dito. Yung mga babae, kunwari, yan, si Joanna. Ay, nagdalaga na si Joanna. Matatakot siguro yung mga lalaki dyan, bulaan niya, no? Tsaka iwana. Kasi ang tangkad nung ano eh. Yung tatay niyan eh. Diba ganun yan eh? Kayo yung nagpoprotekta. Dapat. Amen? Kaya yung mga si Shana, mali pa Shana, pero tatlo ang kuya niyan. Sa may tatay pa, di ba? So yung mga babae ang magpoprotekta sa inyo, yung mga lalaki, di ba? Kung matino. Okay? So ganun po yan. So yung gusto ko sabihin kanina, yung mga tatay, sila yung nag-iisip para sa kanilang mga anak, para sila yung mapapabuti. Okay? So, kaya ito, iniisip ko lagi. Kaya nga magkaroon tayo ng series sa Love, Courtship, and Marriage. Kasi yung ibang mga ito, kasi itong mga babata pa nito, yung kaninang nakausap namin, 16, di ba? 16, tsaka 16, mag-boyfriend na. 18 ba? 19, sino? Yung lalaki? Alam ko 16 lang din. 19 pala. Magaling yung tenga mo, ha? So, ang hirap nun ako, hindi ko mahayaan yung anak ko si Shana, magbo-boyfriend, tapos yung boyfriend, walang tabao. Tama ba yun? Ba't ka ba magbo-boyfriend? Ha? Para mag-asawa. Hindi para magpa-cute. Eh, gusto ko, may ka-holding hands din ako. Nainggit ako sa mga napanood ko sa ABS-CBN. Tsaka sa GMA. Huwag kasi manood nun, amen? Dito ka na lang, entertain na kita dito. At least, salita ng Diyos na pakinggan mo. May konting joke din. At least, totoo. Karami na nalunig mo, amen? Wala akong palabas dito, pero totoo yung maririnig mo, amen? So, yan. Yung mga tatay po, iniisip yung safety ng kanilang mga anak, especially mga babae. So, wala na akong masabi, yun lang. So, matinong tatay, kaibigan niya Diyos, hindi siya takot maging tatay. Katulad ni Adam, Jacob, ganun din, sumunod siya sa Diyos. Ipinasa niya yung pinasa sa kanya ng tatay niya sa pananampalataya at saka sa laman. Ganun tayo. Kaya pag yung, kaya nalulungkot ako, napansin niyo ba mga bata, laging tanong sa inyo, sino tatay mo? Ilang kayong magkakapatid? Pansin niyo ba yun? Ikaw sa mga kanina, si Sandy. Ay, Sandy. So, importante, sa buhay ng mga bata yung tatay, ginagawa ng tatay nila. Pag hindi, patay. Dapat yung authority, yung tatay, siya ang mag-initiate, siya yung protector.
Si Abraham naman, kaibigan niya ang tatay. So ang application sa atin, mga tatay, sana kaibigan niyo ang Diyos, ligtas kayo. Amen? So, sumusunod din kayo sa Diyos. Ngayon, hindi niyo kakalabanin ng Diyos. Baka gusto mag-church yung asawa mong babae. Saan ka pupunta? Huwag yung church ako. Wala! Walang church yun! Mag-iinom ako. Mga ganun ba? Naawa ako minsan sa inyo eh, yung iba. Pero sabi ko nga sa inyo, ito na yung pinaka-message natin. Anong gagawin ng mga nanay? Ay, mga, sige, mga nanay, mga anak sa tatay nila para sa Diyos, anong gusto nyong gawin ng Diyos sa inyo? Anong gusto, ano dapat nyong gawin? Kunwari, hihingi ka, Lord, sana! Kunwari, si Nadine, Lord, sana yung mga pangasawa ko, matinong, lalaki, maka-Diyos. Hindi puro forma. So, i-try mo lang, ganun yan eh. Lambingin mo ang Diyos. Lagi ka nasa church, lagi ka nag-pray. Lagi ka nagbabasa, inaalam mo yung kalooban ng Diyos. Anong gagawin sa'yo ng Diyos? Hindi ka niya pagbibigyan? Pagbibigyan ka niya, maniwala kayo. Sabi nga sa'yo, lagi yung kwento. Totoo naman siguro yung kwento ni Mary. Sabi niya, bata pa siya, pinag-pray niya na yung mga pangasawa niya. Kasi yun ang tono ni Pastor. Yun talaga, nakinig ko rin naman yung mga Baptist. Ganun naman, pare-pareho halos yan eh. Kaya ganun ang gawin niyo mga bata. Amen? Ngayon, sa tatay natin sa lupa, ganun din, lambingin nyo rin. Sabi ni Pamela, ayaw sumama ng tatay ko eh. Lambingin mo lang, pakita mo lang na matino kang anak, malapit ka sa Diyos. Yung totoo, hindi yung kunwari lang. Meron iba sa inyo minsan, nakikita ko, nagpo-post sa Facebook. Mamaya, praise the Lord, mamaya, puro kalandian na. Hindi ko na lang kayo inaano eh. Pakialis nga ito. Pero parang may nasabihan din ako ng ganun eh. Huwag ganun, amen. Paano mag-church yung tatay nyo kung ganun kayo, di ba? So ngayon, yung mga tatay, talaga tayo yung dapat malakas, tayo matalino, tayo malapit sa Diyos. Yun talaga yun. Tayo yung pinakay. Sabi nga doon sa may sinabi din ako sa church website natin, sa Facebook. 90%+ maliligtas yung pamilya mo pag yung tatay ang naligtas una. Yun po yung kasi dadali mo na yan, nakakilala ka sa Diyos. Siyempre, alam mo na kung paano yan, ano. Eh, matigas yung ulo ng anak ko eh. Ayaw mo yan, pagtatay ka. Amen? Gusto mo maligtas, Kuya Marlon? Ganito dito eh. Gusto mo maligtas, Kuya Marlon? Naniniwala ka may langit, imperno. Gusto mo sa langit? Amen. Yung mga anak mo, gusto mo sa langit? Amen. Ganon din po yan. Kung gusto mo sa langit yung mga anak mo, ikaw muna. Ganon yun. At kamaya, share natin si Kuya Marlon. So, yun lamang po. Ang lesson lang natin, let us learn from these outstanding fathers. Nakita natin, itong mga tatay na to, nagsikap sila, sumunod sila sa Diyos. Tayo, sumunod din tayo sa Diyos. Magtapat lang tayo sa Diyos. Again, walang perfectong tatay. Pero gawin lang natin yung dapat natin magkaya natin gawin at the moment. Yung mga tatay na medyo sabihin natin, Pastor, ako po, talagang ano, pag nakakita ako ng alak, talagang hindi ko kayang tanggihan, Pastor, eh. Tutulungan ka ng Diyos, amen? At tutulungan din kita. Hindi kita tatagayan, okay? Spiritually. Meron dyan, nabanggit ko nga sa inyo, pupuntahan natin si Brother Edison at si Brother Eddie. Sabi may addiction po, addict po ako sa alak. Puntahan natin yun. Iiyak ang ano, maniwala ka. Oh. Kasi nung nakawala sila doon, sabi na, saya pala ng buhay nang walang alak. Ba't ba ako nagpapakaloko dito? Oh. Wala kayo. May kilala pa yung gano'n, sige, dadali natin doon. O sila dadali natin dito, mag-testimony dito. Gusto nyo? Ako kasi, hindi ko masyadong naranasan yan, konti lang. Tagay-tagay lang. Amen? Amen? Be like Joseph, Jacob, Abraham, and Adam. Marami pang iba. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Kapapabuti pamilya natin. At, ang pinakamasaya mga tatay, hindi yung mga tatay ng inom. Hindi na masaya. Kunwari lang, masaya yun, di ba? Ganyan-ganyan. Kala mo, masaya. Itong mga to, baka manginginom din kayo paglaki nyo eh. Hindi kayo nakikinig eh. Ayun yung ba salita ng Diyos?
O gusto nyo? Ha? Ayaw nyo, gusto nyo? O, makinig kayo. Mga to, kahit di ko anak to bad eh. Natsaga ako kasi baka sakali. Amen? Magtino. Ito nga, medyo matino na kasi Harvey. Harvey ka ba? Dati, hindi mapakalito eh. Itong mga bago na lang. Mga ano ni nanay. Mga maliit pa kasi. Sige, pag-pray natin yung mga tatay natin, maging matino tayo din. Amen? Amen. Ang pinaka-tatay natin, ang Panginoon. Tingnan mo siya. Kung paano siya mag-judge. Mahal niya tayo, di ba? Mahal niya tayo. Binibigyan niya lahat ng kailangan natin. Pero pag nagloko tayo, papaluhin ka rin. Yun ang magandang tatay. Pinapalo mo si Joanna. O, ganun ang tama. Pero huwag masyado, ha? Paglasing, huwag kayong mamamalo. Malumabas na. Okay, sundan natin to at sumunod tayo sa Panginoon. Tayo magiging mabuting pamilyadong tao. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa mga tatay na ito na sila po ay kitang-kita namin. Hindi sila perfecto, but sila po ay kahit paano sumunod sa inyo, Panginoon. Nagtiwala sa inyo. Naging kaibigan nyo. Sila po ay sumunod sa inyo, Panginoon, at ginamit nyo sila mightily sa inyong gawain din po, Lord. At least, nagpatuloy, Panginoon, ng pananampalataya dahil sa mga tatay nito. We pray na ganun din po kami. Limitado po ang aming lakas, ang aming talino, ang aming resources, Panginoon. But kung kayo po ang aming tatay sa langit, kayo po magtuturo sa amin, kayo po magagabay sa amin, kaya namin harapin kung bilang mga anak ni Panginoon itong mga problema na ito, Panginoon. So we pray, aming Ama sa langit, kayo po ay magagabay sa amin. Yung mga bago namin, mga kasama dito, mga bata, Kuya Marlon, Panginoon, ang inihiling po namin ang kanyang kaligtasan ngayong hapon na ito, Lord. Kayo pong malalati, in Jesus' name we pray.